Okay, ready lang po muna natin yung mga gagamitin natin. Sibuyas, tapos apat na kamatis, itlog, limang piraso, saka yung mantika natin. Okay, ngayon, pakita ko lang muna sa inyo paano maghiwan itong kamatis na gagamitin natin. Slice nyo lang po yung tomato natin, tapos hahatiin nyo po siya sa tatlong piraso, parang ganito po. Yan, lagi po yan, pag maghihiwa po ako ng kamatis, lagi po hinihiwa ko siya ng nakatihaya. Kasi pagka nakadapa po siya, nadudurog po yung ano niya, sauce niya sa loob, yung parang jelly. Yan, pakita ko po sa inyo. Yan, makita niyo po. Yan, di ba? Nadurog po yung parang jelly niya, saka yung juice niya, kumatas po. Yan pa naman po yung magpapasarap dito sa luto natin. Kaya dapat pag magluluto po nito, ingat po kayo sa pag-slice ng tomato. Pwede pong nakadapa, uubra po yun, basta sobrang talim po ng kutsilyo niyo. Ayun, discarte niya na lang din po. Okay na po tayo sa kamatis. Ganito lang po kalalaking hiwa. Pwede na po. Okay, next naman po, sibuyas. Hinati ko muna siya sa dalawa, tapos dinapa ko po. Tapos yung sa gilid niya, inislice-slice ko po. Katulad nito, yan. O, ganyan lang po. Pagka na-slice-slice yun na po siya, isang hati lang po sa gitna. Okay na po, yan. Parang ganon. Okay. Okay na po tayo lahat. Ready na yung sibuyas, kamatis, etong asin para po dito sa itlog natin. Ibabati muna natin yung itlog para ready na siya mamaya. Ilalagay na lang. Okay, lagay na po muna natin itong asin natin. 3/4 to 1 teaspoon po yung gagamitin natin. Depende po sa alat na gusto nyo. Yung sa akin po, 3/4 lang ginamit ko. Okay, painit na po tayo ng kawali and ng mantika. Tapos ilagay na po natin agad itong sibuyas natin. Mas madaming sibuyas po, mas masarap. Kaya malaking sibuyas itong ginamit natin. Ngayon, medyo lutuin lang natin itong sibuyas hanggang maging light yung color niya or medyo transparent siya. Pagka okay na yung sibuyas natin, lagay na agad natin itong kamatis natin. Okay. Ngayon naman, igigisa lang natin itong kamatis natin hanggang sa lumambot. Makikita nyo po yan, mga 5 to 8 minutes. Mahinang apoy lang po tayo, ha. Yan. Ganito na po yung itsura niya. Makikita nyo rin po, lumalabas na yung mga katas ng kamatis natin. Ito po yung ano, magpapasarap lalo dito sa niluluto natin. Tapos, para mas malabas po natin yung katas niya, dahan-dahan po natin dikdikin yung kamatis natin. Okay. After nyan, dagdagan na po natin pa siya ng konti pa pong mantika kasi lalagay na po natin yung itlog eh. Kailangan po nito ng mantika pa para mas maluto po yung itlog saka para hindi mag-dry itong niluluto natin. Canola oil po pala gamit ko dito, ah. Yan, ito na po. Lagay na natin yung binating itlog po natin kanina. Dahan-dahan nyo lang po siya ilagay, paikot. Parang ganyan po. Yung apoy po natin ito, mahina pa rin po siya. Yun, ito na po. Malapit na siya maluto. Halu-haluin na lang po natin siya ng konti kasi minsan po namumulang sa isang sulok yung sibuyas or kamatis. Saka para ma-distribute din yung flavor ng kamatis natin. Tapos pwede nyo pong timplahan ng paminta. Saka kung gusto nyo po pwede nyo pong dagdagan ng konting asin. Ngayon pwede na natin siyang baliktarin pa isa-isa po kada gilid. Basta nakita nyo pong naluluto na yung buong gilid niya, namumuti na po, pwede nyo na po siyang baliktarin na katulad po nito. Okay, pag nabaliktad nyo na siyang lahat, ang gagawin naman natin, dadagdagan natin siya ng konti pang mantika. Kasi para mas maluto yung kabilang side niya, lagyan nyo lang po dahan-dahan dun sa gilid niya. Tapos iangat-angat nyo lang po yung gilid ng itlog para mag-slide po yung mantika papunta dun sa ilalim, sa gitna. Yan, tapos balibaliktarin na lang po natin para maluto po lahat. Makikita nyo po yan, yung parang hilaw-hilaw pang itlog sa ibabaw. Ibabaliktad nyo lang po siya para maluto din po. Saglit lang po yun. Kaya pag nakita nyo pong good na siya lahat, patayin na po natin agad yung apoy. Kasi pangit po pag ma-overcook to eh. Magda-dry po siya, saka mamumuo siya masyado. Yun, okay na po sa akin to. Patayin na po natin agad yung apoy. Tapos ilipat na po natin siya ng lagayan. Kasi pagka in-stay nyo po siya doon sa kawali, maluluto pa po siya lalo. Kasi yung kawali natin mainit pa eh. Eh yung itlog madali lang po maluto. Okay, ito na po. Yan, try nyo na rin po to sa bahay nyo. Sure po kung masasarapan kayo at makakatipid pa kayo. Tapos madali lang lutuin, di ba? Mas the best pa po lalo to kung meron pala kayong ano, daing o kaya tuyo. Yan, kaya yung akin di ko na ganong nilagyan ng ano, asin. Kasi meron akong ano, dagdag pampaalat nito eh. Ito, yan, okay na po. Tara po, kain po tayo!